Kaibigan, nahirapan ka ba huminga, may hingal, laging pagod? Ngayon, aalamin natin ano kaya ang posibleng problema nyo at ano ang gamutan may bibigay natin. Alam nyo, minsan may nagko-comment sa akin, Doc, ibigay mo na ng isang salita, isang sentence lang ang gamot sa sakit sa dibdib, hirap huminga. Hindi ko po mabibigay ng isang sentence kasi kung sino man nagsasabi sa inyo kaya gawin ng isang sentence, fake po yun. Kasi pag doktor, kailangan talaga hanapin muna yung sakit. Ito na yung pinakamabilis, pinaka-shortcut na maituturo ko sa inyo sa hirap huminga. Internist po tayo, tsaka cardiologist. Okay? Dapat, kakausapin muna yung pasyente para malaman kailan nahirapan huminga. Tapos, tatanungin natin, pwede kasi pag hirap huminga, pwede sa baga, pwede sa puso, pwede nervyos, pwede may edad, pwede sa kidney. Almost 100 possibilities. So tatanungin natin, may hika ka ba dati? May tuberculosis ka ba? Mahina ba baga? Baka yun. Mahina ba puso mo? May high blood ka ba? May sakit sa puso ba? Tatanungin rin natin, naninigarilyo ka ba? Baka sigarilyo yun. Nagpipintura ka ba? Exposed ka ba sa paint, sa thinner, sa dust? Doon mo mahuhuli kung ano yung sakit. Pag nalaman na natin yung sakit, bago natin magagamot. Kung hindi, mamamali tayo. Tapos, mas maganda, ma-check yung blood pressure, heart rate, respiratory rate, may lagnat ba. Tinitingnan din namin ito po, yung paghingal. Kung tunay ba talaga siyang hingal. Baka sabi lang niya, hingal siya. Pero pag pinalakad mo ng 1 kilometro, kaya naman. Kaya ba umakyat ng 2 palapag, yun ang test natin, 2 floor. Tapos titignan mo yung paghinga, ginagamit ba niya yung muscle niya sa leeg? Talagang mabilis ba huminga? Diba? Makikita mo kung bata, talagang malakas ba? So, pinapakinggan yung chest, kung may pulmonya, yung puso, kung may depresya sa puso. May test nire-request ang doktor para sigurado, hindi makukuha ng haka-haka eh. So, chest x-ray para makita yung baga, ECG para may clue sa puso. Complete blood count kung anemic. Minsan yung kulang sa dugo, anemic, maputla, hinihingal din eh. Kulang sila. Tapos minsan yung pulse oximeter, kung tunay na mababa yung oxygen, kung hinihingal. Ito po, sinulat ko to. Ito na yung pinaka-shortcut na clue para malaman yung sakit, para magamot at gumaling kayo. Isipin nyo kung nandito po kayo. Doc Lisa, focus natin. Number one. Ito yung pinakamadali, nervyos, kinakabahan, namamanhid ang kamay, paa, pero normal naman ang pag in-examine mo siya, normal ang lab test, nervyos yan, panic attack. So panic attack yan, hyperventilation, baka hinga lang ng hinga, i-relax lang siya. Pangalawa, ito yung mas may problema, may lagnat, may ubo, may plema. Ngayon, kung may lagnat, may ubo, may plema, pinapakinggan natin yung baga. Pag normal ang baga, baka nandito lang infection. Baka sa tonsil o upper respiratory infection, mas madali gamutin. Pero pag yung baga talagang hirap huminga, may plema sa x-ray, may nakita may pulmonya, pulmonya to. Diba? So, ibang sakit to, ibang gamutan. Ngayon, sa panahon ng pandemya, kung merong hindi makalasa, hindi mo malasahan, hindi mo maamoy yung kinakain mo, magko-consider pa tayo ng COVID. So, may dagdag pa yan. Next, kung may wheezing, may humuhuni, may history ka ng allergy, asthma. So, baka asthma siya. Iba ang gamutan sa asthma. So, titingnan niyo saan kayo papasok dito. Number 5, heavy smoker. Lakas manigarilyo. So, baka sigarilyo. Pag heavy smoker, possible may COPD, chronic obstructive pulmonary disease, emphysema, bronchitis. Nilalagnat sa hapon, masakit ang likod, alam nyo na yan, payat, x-ray, may spot sa baga, tuberculosis yan. Kaya hirap huminga. So nakita nyo, iba-iba ang diagnosis, iba-iba ang gamutan. Depende nga. Ito na yung pinaka-shortcut. Ito naman, kung sa puso, hindi ito, ito, sakit sa puso to, itong picture, manas siya, hirap siya huminga, di makahiga ng flat, may history ng high blood, sakit sa puso, heart failure. Papa 2D echo pa natin. Meron namang iba, ito medyo rare, hindi makaihi at hinihingal din, manas din, pwede rin kidney failure.
pwede rin kidney. So nakita nyo, yan ang possibility. So saan kaya kayo dito? Ano ang danger signs na dadalhin agad sa emergency room? Yung hirap huminga. Pag nakita nyo, nag-iiba na ang kulay. O masyado na maputla, iba na kulay. Nagbu-blue na, iba na yon. Kung talagang galit na galit yung muscle dito, talaga hingal na, delikado. Kahit asthma, pulmonya na malala, may namamatay. Drowsy, hindi na magsasalita, ayaw na, hindi na makarespond sa'yo, dadalhin. Ito yung danger signals. Sino ang titingin? Pwedeng cardiologist or lung specialist, pulmonologist, baga o puso muna, sila na bahala mag-refer. Depende kung anong sakit ang makikita. Ngayon, pag nalaman na natin yung sakit, let's say pulmonya, may gamot sa pulmonya. Yan, antibiotics. Pag nakita natin heart failure, meron akong video sa heart failure, ito yung mga gamot na binibigay namin sa heart failure. Hindi lahat. Komplikado to eh. Bilang cardiologist, alam ko to, ito yung laging ginagamot namin. ACE inhibitors, A2 receptor, marami pa, mga binibigay pampaihi. So, timplahan to, doktor pa rin ang magtitimpla nito. Hindi basta-basta, dok, pahingin ng gamot, delikado, mamamali eh. Sobrang baba ang dosis, pwede makamatay. Sobrang taas ang dosis, pwede rin makamatay. Eksaktong-eksakto, tinitimpla yun ng cardiologist. Ito yung lagi kong ginagawa sa pasyente. Kung nervous lang, pinakamaganda, panic attack lang pala, kaya ka hinihingal, mabilis lang naman ang panic attack. Meron tayong way na mag-relax, masahe, deep breathing, distract mo sarili mo para malaman natin yung cause ng hingal. So sana po nakatulong to para may idea kayo na, Dok, ano kaya? Baka hika pala ako, baka TB pala, anong gagawin? So pag nalaman nyo na itong mga steps ko, mas alam nyo na kung paano ma-diagnose yung sakit nyo. At pag alam na natin kung ano ang pangalan ng sakit nyo, doon natin magagamot ng tama. God bless.